Alright, mga kaplastik, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. Ano na naman tong lumalabas kay page ni Ato, ni Prince, Ato and Prince. Ito kasi yung tungkol sa wag daw magjowa ng lalaking pangit na walang pera. So ano ba ang definition ngayon sa panahon ngayon ng mga babae? Ang mga definition ngayon ng mga babae, kapag wala kang kwarta, wala kang kwenta. Gaano ba katotoo yun, mga kaplastik? So magsasabi rin ako ng mga opinion about dyan, mga kaplastik. So panoorin natin ang opinion ni Ato, mga kaplastik. Yung nag-acquire ng ganito, empowering words. Diba? Diba? Magmumukhang tayong mga lalaki yung masama, tapos sila mga babae, mawawa. Sample? Sample? Sample. Tigil-tigilan yung pagpatos sa mga lalaki mas mababa pa sa iyo. Sa mga lalaki dyan, tigil-tigilan nyo ang panliligaw at pag-pursue sa mga babae na mas mababa pa yung estado sa kung anong estado yung meron kayo. Pag sa atin ang galing, parang mata pobre na ewan, eh, no? Pero pag sa kanilang mga babae, empowering. Diba? Sapa. Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki kasi walang pera. Sa mga lalaki dyan, right? Huwag na huwag kayong manliligaw ng babaeng walang pera at palamunin sa kanila at walang ibang hinangad kundi lalaking may pera at sasakyan kasi magpaparinig siyang magbagyo Tagaytay tapos wala naman siyang pangambag ang putin ng yan. Kasi nga Disney princess daw siya sa mundo niya and she deserve to be treated like a princess daw. She deserve to be treated better daw, tapos siya, at good luck, walang silbi. Ano yun, no? Ang sakit pakinggan, no? Pag sa ating mga lalaki nang galing yung mga ganyan. Pag ganun lang din yun, eh. Same thought lang din yun. Dine-construct ko lang siya ng bahagya. Same thought lang din yun. Huwag manligaw ng babaeng may pera. Huwag daw magjowa ng lalaking walang pera. Same. Justified yung ginagawa ni Paige ni Ato, mga kaplastik. Justified yan. Hindi naman sa ganun, mga kaplastik, kapag ang definition, karamihan kasi mga kababaihan lang yung ganyan, mataas ang standards na kapag alam niyang walang yaman yung pamilya ng lalaki, di ba? Hindi magkakagusto yung babae sa kanya, matik. X agad yan. Pero isipin mo, mga kaplastik, mayaman siya. Ang tanong, mga kaplastik, sa kanya ba galing yung pinaghirapan niya, mga kaplastik? Di porket mayaman siya, eh siya na yun. Eh wala pa nga napapatunayan yung lalaki. Wala nga siyang sariling negosyo. Wala siyang sariling income. Saan ang galing yun? Magtanong kayo, kanino nang galing? Sa pamilya niya. Napalagay mo ba pag nag-solo na kayong dalawa at nag-live-in kayo, mga kaplastik? Kanino siya aasa? Sa magulang niya. Yun yung ibig sabihin nun, mga kaplastik. Kapag, halimbawa, bibigyan kita ng niche, mga kaplastik. Kung magkakagusto ka sa isang tao, yung madiskarte na, hindi yung mayaman. Ang tanong, mayaman siya. O, ang tanong, yun, given na yan, mayaman na. O, sabihin natin, ano, may tita siyang negosyante. O, may ninong siyang politika. Ang tanong, siya ba politika? Siya ba negosyante? Isip. Mayaman lang yung pamilya niya, pero siya wala. Yan ang tandaan nyo, mga kaplastik. Kaya ako nasabi to, mga kaplastik, sa buhay, hindi mo kailangan ng standards na kailangan yung angkan niya mayaman. Siguro kaya gusto mo mayaman yung pamilya niya kapag balang araw yumao yung kanyang mga magulang, ay may papamana sa kanya yung naiwan na yaman. Like, mapait lupa,
mga bukirin o yung mga negosyong may papamana sa kanya possibly, ang tanong, paano na lang kung walang alam yung anak niya sa pagnenegosyo na ipapamana ng magulang sa kanya? O anong purpose na mangyayari doon? Kung hindi naman siya madiskarte, wala rin kwenta yung negosyong ipapamana sa kanya. Maaaring ibenta niya yan sa ibang tao. At the same time, pag nadbenta niya man yon, mababarat pa siya ng bidder niya. O anong mangyayari? Tagirap sila. Saglit lang kayo yayaman dahil yung nabenta niya, mabilis maubos ang pera, mga kaplastik. Ang mahalaga doon, pag nagkagusto ka sa babae o sa lalaki, kailangan may abilidad. May abilidad siya kahit wala siyang narating, kahit hindi naman totally walang narating sa buhay. Kahit wala siyang napapatunayan pa kung may abilidad yung tao, may possibly na lumaki o may chance siyang umasenso sa buhay. Mas masarap mahalin yung ganong tao. Di ba? Aanin mo naman na mayaman yung pamilya niya, maganda yung kahit lupa ng pamilya niya, yung magulang niya, tita niya, negosyante, eh kung siya, hindi niya mapatunayan sa sarili niya na business-minded siya. So wala rin. Parang ang simple lang yan eh. Yung nagustuhan mo lalaki, langaw yan. Tumungtong lang sa kalabaw. Which is yung kalabaw na yon, yung pamilya niyang mayaman. O ngayon, pag nagkagusto ka sa lalaki yon, nag-expect ka na baka gumanda buhay mo kasi nga pamilya niya mayaman. Eh paano kung may sariling problema yung pamilya niya? Na ang layunin din niya eh, may sarili din silang gagawin. And then sabihan siya ng magulang niya na, hoy, may asawa ka na, gumawa ka na ng paraan mo sa buhay kung paano mo bubuhay yung anak mo. O dito, das ka! Top lang yun. Pero pag sa lalaki, pag sa atin ang galing, ang sama-sama eh. No? Isa pa? O sige, isa pa! Tigil-tigilan yung pagpatol sa mga lalaki. Mas pangit. Isa pa, ulitin ko ha? Ad hominem naman kasi yung sinasabi ng isang baklang vlogger eh. Usually naman talaga, kapag pangit ka, ipapatulpo ka. Meron akong pwedeng ikwento pero hindi ko na pwedeng ilahad yung mga pangalan nila. Ganito kasi yan nangyari. Nagbiro lang yung lalaki dun sa babaeng yun. Ngayon, nung biniro niya, na-offend yung babae. Kasi yung lalaking nagbibiro sa kanya, hindi gwapo. Mga kaplastik. Hindi gwapo. Pangalawa, may edad na yung lalaking kabiruan niya. Eh siya, bata siya ng siguro mga 9 years na. Ang ginawa niya, nagsumbong siya sa manager's office. And then, ang siste, nagkwento siya ng kung ano-ano na hinaras daw siya. Ngayon, tong lalaking to, syempre mas maniniwala yung manager niya dahil babae yun eh. Alam mo naman kasi kapag babae ang biktima, mas nada-justified kaysa sa lalaki. Eto namang si lalaki na hindi kagapuan, kawawa. Muntik na matanggal dahil lang dun. Ngayon, meron akong nakita. Same incident din. Biniro siya. Mas bata lang sa kanya ng konti, 1 taon. Yung lalaki naman yon, hindi naman masyadong kagapuan, may dating lang. Pero, yung pamilya niya kasi, negosyante. Yung tita niya. Ngayon, yung nalaman niyang ganun, yung babae, halos gusto na niyang ipakita yung panty. Tas go na go siya na magpakain sa labas. O, libre mo ako dito sa fast food na ganyan, mga ka-plastic kinsen. Di ba? So, anong nangyari? Anong diferensya sa dalawang yon? Parehas lang din nagbiro yung dalawa pero yung isa ang sabi hinaras daw siya. Pero yung isa yung nagbiro kasi mayaman yung pamilya. Mayaman yung pamilya. Pero ang ending
niyayang kumain sa labas. Naging tropa pa. Tropa lang ba talaga? Ang masakit pa noon, may jowa pa yung babae. Tapos, nag-take advantage si lalaki. E syempre, malaki yung de. Kaya, pinatulan. Anong ibig kong sabihin doon? Hindi ka agapuan, parehas. May dating lang yung isa. Mas bata lang na isang taon yung isa. Yung isa may edad. Nagbiro ng parehong estilo. Anong hinatol niya sa may edad? At pangit. Ginawa niya manyakis. Pero yung mas bata sa kanya isang taon, nag-flex kasi. Pamilya niya kasi may negosyo. Pinatulan. Eh di wow. Tigil-tigilin yung pagpatol sa mga lalaki mas pangit. Isa pa! Tigil-tigilin yung pagpatol sa mga lalaki mas pangit. Sa mga lalaki dyan, wag na wag kayong manliligaw ng babaeng pangit. Walang puwet, walang suso, korteng embudo. Kasi kung... Tanginan to. Hindi naman yung sinasubject eh. Ito si Ato na tumukang tanga. Alam mo yung nag-i-standard ng ganyan, usually babaeng maganda rin yun. Hindi pangit yung nag-i-standard ng gwapo. Tandaan mo yan, wala pa akong nakikilalang babaeng pangit na nag-i-standard na gwapo dapat ang mapapangasawa niya o magiging jowa niya. Wala pa akong na-encounter na ganun. Usually, yung mga magaganda, yung mga malakoryana itsura, yan, yung mga mistisa, yung mga putaragis yan na hindi kumakain ng fast food na insan, ay hindi kumakain ng mga karinderya insan, yung pang mekos-mekos lang, yung mga kinakain nila pang Greenwich, pang Sangyap, yan yung mga highly standard na nagahabol na gusto nila gwapo yung o mayaman yung lalaki. Kaya wag mong idadama yung pangit, Ato, tanga. Napakabobo mo naman mag-opinion. Wag mong i-justified na yung babaeng nagsabi ng ganyan, pangit. Wag mo naman ganun. Ang tanga mo naman mag-opinion, Ato. Wow! Usapang iyot at iyot lang, babaeng babae lang, 1,500 to 3,000 pesos sa QC. Meron ka ng malating talker level na makakardog na mabibengbang. Diba? Kaya kung manliligaw ka ng babae, eh di doon ka na sa sexy, sa maganda, sa palong-palong. Kung mag-aksaya ka na lang din ng oras at resources sa panliligaw dyan, eh di doon ka na sa maganda, doon ka na sa sexy, doon ka na sa palong-palong para sulit. Oh, dini cognitive dissonance mo na rin yung opinion mo nung una. Highly standard din yung lalaki, kailangan daw sexy daw. Tapos yun, ang tanong, yung sexing babaeng naliligawan mo, pasado ba sa'yo? Eh paano kung hindi ka naman negosyante, di naman negosyante pamilya mo, di mayaman, di ka rin papatulan. Ang mga bandang uling ending dyan, papatawa ka lang manyakis. Sus Mariosep. Yan yung una kong kwento kanina, di ba? Discrimination pagdating sa love. Aanin mo naman yung yaman ng pamilya ng lalaking nanliligaw sa iyo kung hindi mo naman magdiskarte yung lalaking yun. Kung batugan yung nanligaw sa iyo, walang kwenta yung negosyo o yung pamilya ng mayaman. Bandang uli, yung ending yan, bahala kang buhayin mo yung sarili mong pamilya, may sarili ka ng paa at kamay, malaki ka na, huwag kang umasa sa akin. Ganun ang mangyayari dyan. Kaya kung magmamahal kayo, mga kaplastic, yung madiskarting tao, yung hindi nawawalan ng diskarte sa buhay, hindi yung umaasa lang sa magulang, kasi iba yung pera ng magulang, iba yung pera ng anak eh. Tanggala yan. Gano'n na ba ang mindset ng mga Pilipino? Yung parang patangahan na lang. Porkit mayaman yung pamilya niya, kailangan pasado na agad.
Inisip mo ba na marunong ba magpaikot ng pera yung nanligaw sa'yo? Eh paano kung tamad yun? Eh aanin mo yung mayaman na pamilya na yun, di ba? Kung di rin naman marunong dumiskarte. Bugok, di ba? Bugok din si Ato eh, gina-justified niya na maganda dapat ligawan mo. Ang tanong, kung gusto ka niya. Ewan ko ba, ayoko nang paabahin tong video na to, 15 minutes na. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video na video live stream. Signing out, alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.